Hello po, mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Welcome back to our channel. Ito po ang inyong abang lingkod, Lorny TV. At kung nagtataka po kayo, wala ang ating katropang Red Dubeno. Eh meron naman po tayong guest, no? Fresh from diet po, Kuya Bal! Para Santos Matuba, ako din ay yung vlogger, mismo yung YouTuber, hinahanap kong tumulong sa ato ng aking makakaya. Okay, so pangatawanan mo yung pagiging Kuya Bal mo, ha? Pangatawanan mo yan. Okay guys, so nandito po, no? Magpalang tanghali, magpagpalang gabi sa ating lahat. This is Red Dubeno. Okay. To our channel. Back to Red Dubeno na siya. Back to Red Dubeno. Nagulat ka, no? Talagang pinaghandaan niya po yan, no? Yung kanyang pagiging Kuya Bal. Yan, o. Back to Red na. Lakas ba maka Kuya Bal? Ang lakas maka Kuya Bal. Okay, so guys, dahil ito eh, total naman po eh, siya po eh, nag-effort, no? From head to toe po yan, no? With matching bag. Nag-effort na maging kamukha ni Kuya Bal. So, pagbigyan po natin siya ngayon tong araw na to, no? Na siya po ay si Kuya Bal, no? Dahil, syempre, ang ating topic po, eh, walang iba, eh. Kundi yung pag-ribbon cutting ni Lola Damiana, di ba? Yung pag-ribbon cutting ng kanyang bahay, no? Ni Lola Damiana. So, pagbigyan po natin si Katropang Red na for today, eh, maging Kuya Bal po siya, no? Dahil mapagpalang Muli. Muli, mapagpalang araw sa inyong lahat. Ito po si inyong Kuya Bal. Small YouTuber. Andang tumulong sa labot ng aking mga kayo. Okay. Hindi nyo naman po, guys, diba? Nag-effort pa siya, no? From buhok hanggang sa bag, diba? So, pagbigyan po natin. Okay, so itutuloy-tuloy po natin yung ating topic for today, no? Yung ating pag-ribbon cutting ng ating Doña Damiana. Kasi Doña po si Doña Damiana, no? Smiyo. Walang makakapigil kay Lola Damiana. Doña. Nagsusumigaw yung Yung ganda outfit. Ng damit niya, di ba? Pero syempre guys, bago po yan. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, pakipindot na lang po ng subscribe button at saka paki-hit na rin po ng notification bell para lagi po tayong updated. Okay. So, yun po, no? Tuloy-tuloy na po natin to. Siyempre, siguro naman, no? Lahat na po sa inyo, napanood yung ribbon cutting ng bagong bahay ni Lola Damiana, no? So, papakita lang natin yung konting clips, no, guys, no? Na, siyempre, konti lang po ito, no? Parang pasilip doon sa lang. Naganap po, no? Na parang piyesta. Haramin lang natin yung konting Kalingaprab. Kalingaprab. Kuha lang po kami yung konting teaser, no? Pakita lang natin dito. Konting-konti lang. Pasilip lang po. Panoorin po natin. Parang piyesta po. Grabe yung tao, no? Ang dami. Sobrang dami ng tao. Mga Kalingap, parang piyesta po ngayon dito kina Lola Damiana. Dinumog. Dinumog yung ano ni Lola. Sunod-sunod rin na natin po, guys. Ito pa yung isa. Ribbon cutting. Ayan. Shout out Joyce Fabre. Yun. Lumabas na. Lumabas na ang Reyna. Ang doon niya. Ang ganda. Ribbon cutting na. Okay.
po sa inyo mga kalingap. Salamat sa suporta. Ganda ni Lola Damiana. Sa loob ng bahay ni Lola Dami. Ayan, matutulog na ata. Wow, ganda ng kurtina. So, yun po, no, napanood natin yung konting clips, no? Kung mapapansin nyo, guys, ang ganda-ganda ni Lola Dami, no? Si Lola Dami. Ang ganda ng damit niya. Tapos, kung mapapansin nyo din po, wala siyang sumpong, no? In good mood siya, in good mood, di ba? Kasi may portion doon, di ba, Kuya Bal, na nagsayaw pa siya. No, kung mapapanood po nyo yung live ni Kalinga Prab, thank you po Kalinga Prab for the video, no, na at least naka-live kasi siya, so nakita talaga kaagad natin. Kung napansin nyo nga po doon, di ba, nagsayaw pa ang ating Donya Damiana. Tsaka ang daming tao, parang malapiesta ang dating. Talagang ang dami nagpunta, pero ang dami rin nag-abang. Oo, kasi naman po, 'di ba? Ang sa katunayan po naman talaga eh nag-invite po si Kuya Bal, 'di ba? Nag-invite ka, Kuya Bal. Yes. Nag-invite siya, sabi niya nung the other day na lahat po ng mga vloggers, kahit sa mga taga Maynila na vloggers, small YouTubers, lahat po, big YouTubers, small YouTuber, welcome daw po, no, na pumunta doon sa ribbon cutting ni Donya Damiana, ni Lola Damiana. So dito po guys, no, makikita niyo kung gaano rin po talaga kabait mong si Kuya Bal, no. Kaya nga idol na idol mo si Kuya Bal, eh, no. Pinagaya mo talaga yung buhok, eh, no. Nag-effort po 'yan si Katropang Red, no, para maging look alike. Maging look alike lang po, ah, ni Kuya Bal. So, mabas na naman tayo dyan. De, good vibes lang tayo, no. Kasi tayo naman po sa channel natin, eh, wala po tayong pinapahatid sa ating mga viewers, kundi good spread vibes. Love lang at good vibes, no. Yun lang po yung gusto natin paratingin. Wala po tayong negative vibes dito, no. At wala po tayong pinapatamaan. Wala po, yung mga basher, bayaan na lang po natin sila, no. Kung anong gusto nilang sabihin. Kung doon po sila masaya, eh, pagbigyan po natin sila. Kung yun po yung ikasasaya nila. At least nakatulong pa rin po tayo sa pagpapasaya sa kanila, di ba? May maganda rin naging epekto ito doon sa community nila, ano yun, nila Lola Damiana. Kasi parang na-unite yung magkakapitbahay. Naging close-close silang magkakapitbahay, di ba? Tapos, ayun, parang may piyesta doon sa lugar nila, di ba? Yung mga tao, naging masaya. Naging masaya. Oo, di ba? Maraming nakikitang nagpupunta. At saka yun nga, nakilala si Lola Damiana, nakilala yung community nila. Barangay so, nila. Yung barangay nila. Napansin ko doon, ano eh, hindi lang naman si Lola Damiana ang dadala ng pagkain ni Kuya Bal. Nasishare din doon sa ibang kapitbahay. Sa community nila. Sa community nila, sa mga kapitbahay, di ba? Even yung mga damit, di ba? Nabibigyan yung mga kapitbahay. Yung mga kapitbahay na tumulong sa pagpintura, sa paggawa ng bahay, pagpipintura. Sila. Yung mga, yung dalawang anak din ni Lola Damiana, nagpasalamat din, di ba? At sikat na po ngayon si Lola Damiana, no? Kahit sa ibang bansa, kilalang kilala na siya, no? So, doon yung, at yung nga po, ulitin ko, katulad nga po ng sinabi natin, no? Siyempre, magbibigay tayo ng courtesy kay Kuya Bal at kay Kalinga Prab, no? Siyempre, di ba? Malaking yung paghanga natin dyan sa mag-ama na yan. At siyempre, yung credits, eh talaga naman sa kanila yan. Sa kanila yan. Oo. Tayo naman eh, nagbibigay lang tayo ng good reaction, ano dito, good reaction video, no? Yun lang naman yung ano natin. Eh. Gusto lang natin papurihan si Kuya Bal at yung anak niyang si Kalinga Prab. At syempre, para papurihan din at syempre yung ating Lola Damiana ay napakaganda. No? Purihin. Ano to? Gusto ko lang din purihin si Lola Damiana. Bali, dalawang back-to-back ang good effect nito eh. Naging good effect kay Lola Damiana dahil nakilala siya ni Kuya Bal. Kuya Bal. Nabigyan siya ng grasya, nakilala siya sa lahat. Napagawa yung bahay niya. Sa kabilang banda naman, nakaganda rin kay Kuya Bal yung pagkakakilala niya kay Lola Damiana. Diba? Oo. Dahil kay Lola Damiana, nakilala niya si Kuya Bal, tsaka sumikat si Lola Damiana, at
Siyempre, true, Kuya Bal. Mm-hmm. So yun nga, no, guys, no, tayo po ay nagdidiwang lang, no, sa magandang pangyayari po nitong araw na to. Sabi nga ni Kalinga Prab, parang piyesta yung nangyari. So ngayon, guys, bibigyan natin to ng magandang, siyempre, ng magandang word for today, no. Mm-hmm. At yung ating word for today, it's all about blessings, no. Kasi sa akin po, tingin ko, on my personal opinion, si Kuya Bal po ay naging magandang blessing para kay Lola Damiana. At the same time, si Lola Damiana din po naging magandang blessing kay Kuya Bal. Okay? So, nabasahin po natin ang ating word for today. Ito po. Ang sabi po dito, you never know where a blessing can come from. So, yun nga po, hindi po natin alam, no, kung saan po manggagaling itong mga biyaya na galing sa taas, no? Di natin alam, eh. Bigla na lang, minsan, babaksak na lang galing sa taas, di ba? Sino po mag-aakala na makikilala ni Kuya Bal si Lola Damiana, na ngayon ay sumikat na si Lola Damiana? At sino rin po ang mag-aakala na sa edad po na to ni Lola Damiana, eh ngayon pa po siya talaga sumikat ng gusto na parang artista. Celebrity pa, ang dating. No? Parang artista yung dating ng ating Lola Damiana, di ba? Yung, anong tawag dun sa ano dito, sleep ba yan? Oh, may paslit ang kanyang blouse. Oo. Yung kanyang damit, no, yung kanyang dress. Nakaka-millennial yung slit nung blouse niya ay nung damit niya, di ba? Kung sa damit mo titingnan at nakatalikod, akalain mong 16 years old. Oh, di ba? At good mood siya kasi sumayaw-sayaw pa siya, di ba? So, itong araw na to ano lang po to, good vibes, and it's all about blessing po, guys, no? Because si Kuya Bal po ay naging magandang blessing kay Lola Damiana. At si vice versa, syempre. Vice versa. Si Lola Damiana naman din naging blessing din kay Kuya Bal. So, vice versa po ito. May makilala ka lang na kaibigang tao, blessing na sa iyo. Oo. At saka si Kuya Bal. Last bonus pa, sumikat pa siya. Oo, at saka si Kuya Bal, parang ang turing niya na kay Lola Damiana, talagang lola niya, nanay niya. Oo. Ganon din si Kalinga Prab, di ba? Hmm. So, talagang masasaluduhan po natin talaga sila, no? Sa kabaitan po nitong mga tao na to. Ako, personally, ako lalong humanga ako kay Kuya Bal, no? Kasi, yun nga, parang napakabait niyang tao, no? Kasi, di ba, kahit nagkaka-issue doon sa nakaw-nakawan ng kanilang mga video, Tuloy-tuloy. Still, no? Open niya sa mga vloggers, di ba, sabi niya doon sa live niya. Open po kayo dito pumunta, mga small YouTuber, big YouTuber, from Manila na mga vlogger, open po kayo lahat pumunta dito. Diba, nag-imbita talaga siya, no? So, nakakabilib po talaga kayo. Kuya Bal Santos Matubang, dapat po kayong saluduhan. Napaka-humble niyo po. At wala po kami masasabi sa inyo, kundi puro papuri po. Kaya po yung mga ganyang klaseng tao, no, na napaka-humble, tinataas po nung nasa taas, no? Mas maraming biyaya yung dumadating sa kanya. Okay, no, ngayon, shout-out portion na po tayo, no? At unahin na po natin si Ma'am Iya Lasso, no? Kasi sabi niya po dito sa comment niya, Hi, Miss Lorny and Red. Ako din, birthday ko ngayon. Ingat po kayo palagi. God bless, always stay happy. So, June 15 po ngayon, Ma'am Iya. Happy birthday to you. Happy birthday po. Happy birthday, Ma'am Iya Lasso. Ang wish ko po sa inyo, magkaroon po kayo ng marami-marami pang birthday. At syempre, stay safe and healthy po. Yun po yung pinaka-importante ngayong mga panahon ngayon. No? Ngayon, Ma'am Amelia Chesburger. Hello, Lorny and Red. I am one of your subscribers. I enjoy watching your vlog, especially yung kay Basil, the Angry Syrian Wanderer. In one of these recent vlogs, I saw a comment about one person talking about her sister, a retired teacher, who goes to the market at 4 a.m. to buy fish, guts, hasang atay laman loob ng isda, then cook and goes out to the cat colony to feed the stray at past 5 a.m. She was asking Basil for help. Siguro cat food. Mm-hmm. Para naman hindi na kailangan gumising ng ganong kaaga. Mm-hmm. Si retired teacher. Mm-hmm.
Not safe for her age. Sana mapaabot ninyo kay Idol Basil ito, please. Okay. Shout out po kay Idol Basil. Idol Basil, no? So, ipopost din po natin to dito, no? Siyempre, di ba? Para mabasa din po, no? Kung makarating po kay Idol Basil na. Ito pong ating retired teacher po, no? Na senior na po, eh, nangangailangan po ng cat food, no? So, mapaabot natin kay Sir Freddy. Okay, Sir Freddy Buado. Para at least nga naman, no, para hindi na gumigising ng 4 a.m. Okay. Kasi, di ba, everybody knows naman na Idol Basil is very close sa mga pusa, di ba? Okay, so baka naman mapagbigyan. And then, si Ma'am Okobo Mercedita, good evening po, Kalorni and Kared, always watching po from Japan. Hello, hello Ma'am Mercedita. Okobo Mercedita. And then, syempre, no, si ating Nay Auring, sabi niya, happy birthday to your dearest mother in heaven. Thank you, birthday po nung mother ko, yung kahapon pong vlog namin, no. So, dinalo po namin siya. Okay, thank you po, Inay Auring. And then, syempre, si Ma'am Rosalinda Agas, sabi po ni Ma'am Rosalinda Agas, good morning, Kalorni and Red. Para sa mga gumagawa ng identity theft na ganito, dapat makonsensya sila, kasalanan talaga yan. Okay, totoo naman po. Okay din, basahin din natin to kay Sir Wuji Buji kasi natawa ako dito eh. Tawa ko ng tawa talaga dito. Sabi ni Sir Wuji Buji, medyo apat po yata to. Sabi niya, pero katropang Red, nahuli ka pero buhay ka pa rin. Mapagpatawad pa rin si Kalorni, di ba? O, pasalamat ka nga, buhay ka pa. Ano po tayo, Sir Buji Buji? Ano po tayo eh? Mapagpatawad po talaga. Ano po tayo? Yan po ang pagkakaiba namin. Mapagpatawad siya, ako mapagpasensya. Kaya kami tumatagal. Okay. And then sabi ni Sir Buji Buji, mag-beshi si main account at si number 2. Hindi naman po mag-best friend. Naging best friend na lang po after. Tapos si Buji Buji ulit, sabi, tama, pag ninakawan nyo si Kalorni, si Katropang Red Booking. Sabi, ito maganda to sinabi ni Sir Buji Buji. Sabi niya, tingnan nyo yan. Yung mga nagre-re-upload ng mga videos ng iba, nakakalusot. Pero pag nagpatugtog ka ng copyrighted song, iti-take down nila upload mo. Totoo po yun, no? Sana yung management ng YouTube, ma-address po tong issue na to, no? Kasi pag sa mga copyright song, ang bilis nila, no? Ang bilis nila maglagay ng strike. Diba? Totoo naman po. Kahit napaka-exe lang. Kahit hindi nyo binuo yung kata, kahit konti na introduction lang. Copyright strike ka na kaagad, no? Kahit nga madaanan mo lang. Kahit nga po yung radyo lang sa sasakyan na hindi naman sinasadya na narinig, copyright strike pa rin po yun, no? Pero pag mga ganitong re-upload ng mga video ng mga vlogger, kaya nyo po, gawa natin ang reaction yun. And then, sabi ni Ma'am Josephine Delier, cybercrime is hard to identify even here. They are hackers, thief, and changing always their profile. Yes, difficult and complicated case. It kill nerves. Hope it will be solved soon. In good day to everyone. Okay, Ma'am Josephine Delier, thank you po. No? Ganda nung sinabi ni Ma'am Josephine Delier. And then si Ma'am Suzette Pentacasi, sabi ni Ma'am Suzette Pentacasi, nice analogy ka daw yung sa cycle of life. Thank you po. Diba? Totoo naman po. Ako din nagustuhan ko yung analogy na niya doon, yung cycle of life. Yung puno, no, na may mga bumabaksak. Okay, and then si Ma'am Nelly Tangaag. Hello, Ma'am Nelly Tangaag. Sabi niya, agree ako dyan sa silent treatment. O, kaya, di ba, ako silent treatment lang po talaga ako sa kanya. And then, siyempre, si Ma'am Nolly Ramos, ang laging present, no? Happy birthday, nanay, then present, sabi niya. Thank you po, Ma'am Nolly. And then, ito po, si Ma'am Melita Bartels. Sabi ni Ma'am Melita Bartels, good evening, Kalorni, Sir Red. Continue lang po. We continue support Mr. Basil Manadil. Watching always your videos. Sir Red, natawa na naman po ako sa'yo. Sabi ni Kalorni, tayo lang po ang tao dito. Tanggalin na lang natin ang mask. Sabi mo, hindi naman gumagala yung mga yan. regards from Germany. O nga naman kasi nung nasa Memorial Park po kami, wala naman masyadong tao kaya nagtanggal kami ng mask.
Sabi naman ni Katropang Red, di naman daw nga kasi gumagala yung mga nandun. Ano naman sila gagala? Ikaw talaga. Pag gumala sila, kakaiba na yun. Takbuhan na. Then sabi po ni Sir Eric Celorio, sabi niya, ito laging maganda yung input ni Sir Eric. Sabi niya, here's what I found. And in my own definition, it can be called a cyber theft. Okay, cyber theft daw po yun. Yung nag-re-upload ng mga videos tsaka gumagawa ng mga FB page na hindi naman sila yung mga original na vlogger, no? Accessing someone's digital communications without authorization is prohibited by law. No matter the circumstances, in Philippines, here's the law. The Philippine Congress enacted Republic Act number 10175 is Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay. Diba? Eh, syempre, ang ating kapatid na Kapeso Mix TV. Sabi ni Kapeso Mix TV, present Madam Calorni TV and Sir Red Nubeno. God bless always po. God bless din, no? Kapatid na Kapeso. Thank you always, no? For being present din. Kasi si Kapeso, hindi namin namimiss yung mga video din yan. No? Vice versa rin po yan. Supporter niya kami, supporter din. Diba, sino-sino pa ba ang magsusuportahan dito? Diba? Tayo-tayo lang. Lalo na ang ating kapatid na Kapeso. And then, syempre, si Ma'am Mary Windmill. Sabi ni Ma'am Mary Windmill, good morning po sa inyo, Kalorni, Kared. Ganon talaga, kahit saan, kay TikTok pa yan, basta pagkakakitaan, mabilis sila. Ganon din po kay Micah. Yung Micah po is daughter po ni Ma'am Mary. Yung iba, nag-a-ask ng permission sa TikTok niya na sinishare, which is okay. Kailangan i-report yung mga magnanakaw na video ng iba. Sila o kahit man lang sana bigyan ng credit ang nag-upload. Tama po. TikTok ni Micah content niya, mga relatable sa buhay ng tao, but animation siya. But pinaghihirapan niya rin ito. Followers niya minsan nahati sa ibang nag-upload. Nangungopya more than 40 million views. Meaning, gusto content anyway. Ingat po kayo. Wow, 40 million views. Galing ni Micah. Actually, nakita ko yon yung mga TikTok niya, no, na pinaghihirapan niya po talaga kasi dinodrawing po niya yun. Napaka-artistic po nitong batang to. Siyempre, hindi natin kakalimutan, no, yung ating iba pang mga member ng ating Lorni TV Golden Family. Siyempre, unang-una, si Mami Sonia Chiba, nasa Japan po. Yung dalawang niyang anak. Yung dalawang anak po niya, si Ma'am Sheila and Ma'am Agnes. Hello po. Hello po, Ma'am Sheila and Ma'am Agnes. And then, si Sir Baltasar Hisita. Thank you po, Sir Baltasar Hisita, no, na laging nagde-defend sa amin, no, sa ating mga basher, no. Si Sir Baltasar, sumasagot po talaga yan. Sabi nga namin, wag na po, okay na lang po, pabayaan na lang po natin yung ating mga basher, no. Diyan po sila maligaya, kaya pagbigyan na po natin sila. Maraming salamat po sa panonood nyo. And again, lagi po natin sinasabi at the end of our video, spread love. Spread love po. Bye.